Adrian Rovec Fornilos. Usap-usap ngayon sa social media ang pangalan na ito dahil sa misteryo ng kanyang pagkamatay sa Cagayan de Oro. Nagsimula ang kwento ni Adrian noong May 2023. Matagal na nag-umpisa pero hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao. Sino si Adrian? Si Adrian ay isang pageant contestant sa Cagayan de Oro City. Siya ay 24 years old at graduating student. Isang araw, katatapos lang ng kanyang gym session at papunta sa bahay ng kanyang kaibigan para sa isang practice session bago ang inaabang ang Mr. CBO 2023 competition. Sa pagkakataong ito, merong mangyayaring hindi inaasahan sa kanyang buhay. Habang ipinarada ni Adrian ang kanyang motorsiklo at naghahanda sa pagbaba, isang hindi kilalang tao ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay hiniling na tanggalin ni Adrian ang kanyang helmet. Walang babala, binaril ng salarin si Adrian na tumama sa ulo nito. Mabilis na tumakas ang salarin, sakay ng minamanehong sasakyan na locally known as Baobao. Walang nakakaalam that time kung bakit ito ginawa kay Adrian. Namatay si Adrian, ilang oras matapos dalhin sa ospital. Pinost pa ang kanyang mga picture sa social media at marami ang naghihingi ng hustisya para sa kanya. Ang mga awtoridad na nag-iimbestiga sa insidente ay nag-isip na ang malagim na pamamaril na ito ay maaaring may kaugnayan sa pageant. Habang nananatiling hindi tiyak ang motibo, masigasig na tinutugis ng pulisya ang lahat ng mga lead at hinihimok ang publiko na ibigay ang anumang impormasyon na makakatulong sa kanila matunto ng sospek. Dahil sa pagkawala ng isang promising young talent, ang nagdadalamhating mga kamag-anak ni Adrian ay nagpahayag ng pagkalito sa hindi inaasahang karahasan. Iginiit nila na wala siyang kilalang mga kaaway at minamahal siya ng mga nakakakilala sa kanya. Isang pageant organization, inalala si Adrian bilang isang masayahin, mabait, at palakaibigang individual. Katulad ng mga naulila ni Adrian, marami ngayon ang nagtatanong kung bakit ito gagawin sa kanya. Sino ang pasimuno ng karumal-dumal na pagpatay sa kanya at ano yung motibo? Isa sa mga pinakanangulila sa kanya ay ang kanyang girlfriend na si Joan Leonel Orog. Marami ang nalungkot at nakisimpatsya sa kanya dahil sa mga emotional na mga post niya sa social media patungkol sa kanyang pumanaw na boyfriend. Inaalay niya lahat yung mga nangyayari sa buhay niya na para bang kasama niya pa rin si Adrian. Nag-post siya ng larawan na dinededicate niya yung pag-graduate niya sa puntod para siguro maramdaman niya pa rin yung yakap ng nawala niyang nobyo. Talaga naman ang makikita mo sa post niya kung gaano niya kamahal si Adrian. Pinag-usapan nila, dinamdam nila yung future nilang dalawa together. Meron din siyang isang post na binati niya si Adrian ng happy graduation in heaven, mahal. Mararamdaman mo sa post na para bang naputol ang mga naplano nila at pinag-isipan nila na gagawin para sa future. Meron pang isang video dito kung saan na-dedicate niya ang graduation para sa kanyang boyfriend. Makalipas ng 3 buwan ng shooting incident, naging usap-usapan na naman ang kaso ni Adrian. At sa part na ito, nagiging interesting na ang mga lumalabas na mga post sa social media. Ayon sa isang post mula sa Bombo Radio CDO, dumating na ang panahon kung saan natukoy na ng mga pulis ang suspect. Ayon sa mga isiniwalat ng mga pulis, ang pumatay daw o nagpapatay ay isa sa mga influential at prominente na individual sa Cagayan de Oro. Maraming article ang mga lumalabas na hindi nagpapangalan sa mastermind ng krimen. Bukod sa mastermind, meron pang suspect ang kinasuhan ng mga pulis kaugnay sa pagpatay kay Adrian. Ayon sa CDO Police Spokesperson, passion o obsession ang motibo sa pagpatay. Ang crime of passion ay isang violente na krimen, especially homicide, kung saan ginawa ng salarin ang kilos laban sa isang tao dahil sa sudden strong impulse tulad ng galit o selos. Sa kanya din mismo nang galing na sabi niya, ayaw ng isa sa mga suspect na mapunta ang biktima sa ibang lalaki.
Sa puntong ito, para may kinalaman sa love triangle ang pagkamatay ni Adrian. Pero sino itong mastermind na ito at sino ang taong nagseselos na nag-udyok sa kanya para ipapatay si Adrian? Maraming nagsasabi na isa daw ito sa pinakamatinding plot twist sa kwentong pagpatay dito sa Pilipinas. Maraming mga netizens ang nagpo-post sa social media ng mga screenshots na nagpapakita ng conversation umano ng girlfriend ni Adrian sa mga kakilala nito. Kaliwat kanan ng pag-post ng mga screenshots laban sa girlfriend ni Adrian. Isinisiwalat nila ang totoong pagkatao nito. Pero hindi pa natutukoy kung totoo ba ang mga screenshots na ito o gawa-gawa lang. Kamakailan lang isang pastor ang naging usap-usapan matapos umanong iduwit ang kanyang pangalan sa kaso ni Adrian. Pastor Denver Andalis balak kasuhan ang mga nagpapakalat ng chismis. Makikita sa social media accounts niya na marami siyang streams at video na tumatanggi sa mga paratang laban sa kanya. Kay una, iso din na ang mga allegation ng mga pasangay ang binitinood. Ako lang, wala lang ko kabalo on sa inaitabo after that. O unsa ba yung mga conflict nila after that? Why my name is implicated? So, as I said, Pero bakit siya itinuturo bilang suspect sa pagkamatay ni Adrian? Abangan sa susunod na video kung bakit umingay ang kanyang pangalan at idinawit sa kaso ni Adrian matapos ang 3 buwan na pagkamatay nito.